at pangangailangan at pangangalaga sa kapaligiran, Week 8. Ang pagkain, tubig, hangin at tirahan ay mga basic na pangangailangan ng lahat ng may buhay. Ang mga bagay na ito ay makukuha sa ating kapaligiran o kaya ay sa pamamagitan ng pagsasaayos nito upang ang mga ito ay mapakinabangan. Pagkatapos mong pag-aralan ang araling ito, matututuhan mo na kilalanin ang mga basic na pangangailangan ng tao, halaman at hayop tulad ng hangin, tubig at tirahan. Maipaliwanag kung paano ang mga bagay na may buhay ay nangangailangan ng kanyang kapaligiran upang makuha ang basic na mga pangangailangan at makilala ang kahalagahan ng pangangailangan na maprotektahan at mapanatili ang kaayusan ng kapaligiran. Ano ang masasabi mo sa iyong kapaligiran? Ang loob ng inyong bahay o tirahan ay napakahalagang pangangailangan na natutugunan ng inyong mga magulang. Dito, ikaw ay ligtas na nakakapamuhay at nakakamit ang mga pangunahing pangangailangan gaya ng pagkain, damit, maaliwalas na hangin, malinis na tubig at mga bagay na nakakatulong sa iyong paglaki. Suriin ang larawan. Anong masasabi mo sa mga larawan? Ito ay makikita mo rin sa iyong module. Ang lahat ng may buhay gaya ng tao, hayop, halaman at ilang organismo na kaya makagawa ng sariling pagkain ay nananatiling buhay hanggat ang kanyang mga pangangailangan sa kapaligiran ay maayos at balansing natutugunan at ligtas na sakit o karamdaman at anumang sakuna na maaaring makasira o makamatay rito. Ang kapaligiran ay tumutukoy sa likas na mundo o mga bagay na nakaapekto sa mga gawain ng mga halaman, mga hayop at mga tao. Nagbibigay ito ng mga pangangailangan ng mga bagay na may buhay. Ang halaman ay halimbawa ng bagay na may buhay na gumagawa ng sariling pagkain. Hindi kumakain ang mga ito tulad ng mga hayop at mga tao, ngunit kailangan nila ng mga mapagkukunan mula sa kapaligiran upang gumawa ng sariling pagkain. Kailangan ng halaman ng sikat ng araw, hangin, tubig at lupa. Ang mga luntiang dahon ng mga halaman ay nakakagawa ng pagkain gamit ang enerhiya mula sa sikat ng araw, carbon dioxide at tubig. Ang mga ugat ng halaman ay kailangan sumisip ng tubig at mineral mula sa lupa na dadalhin sa mga tangkay at mga dahon upang patuloy na mabuhay at dumami. Ang mga hayop ay nangangailangan din ng mga nakukuha mula sa kapaligiran upang mabuhay. Nakadepende sila sa mga halaman para sa pagkain. May ibang hayop na halaman lamang kinakain, samantalang ang iba, lalo na ang malalaki at mababangis sa kagubatan, ay kumakain ng maliliit na hayop. Nagsisilbing tirahan ng mga hayop ang mga puno at matataas na damo. Ang yamang tubig gaya ng mga isda ay nabubuhay sa angkop na anyong tubig bilang tirahan na kanilang ginagalawan at pinagkukunan ng pagkain. Ang mga hayop, halaman at tao ay nakadepende sa kanilang kapaligiran para sa kanilang mga pangangailangan. Ngayon naman ay tuklasin natin ang mga paraan ng pangangalaga at pagpapanatili ng kaayusan ng kapaligiran. Ang kapaligiran ay binubuo ng mga likas na yaman na pinagkukunan ng mga pangunahing pangangailangan ng mga tao at kung saan nakadepende ang mga halaman at hayop sa paligid. Ang mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, hangin at tubig ay matatagpuan sa kapaligiran. Dahil dito, ang mga tao ay may responsibilidad na pangalagaan ang kapaligiran upang mapanatili ang kaayusan nito. Narito ang ilang mga paraan upang mapangalagaan at mapanatili ang kaayusan ng kapaligiran. Una, limitahan ang paggamit ng gasolina at magtipid sa paggamit ng kuryente at tubig. Ang sasakyan na gumagamit ng gasolina ay nakakadagdag ng polusyon sa paligid. Kung hindi kailangan ay isara ang gripo at ilaw para makatipid ng konsumo.
Ikalawa, isagawa ang wastong pagtatapon ng basura. Bilang mag-aaral at kasapi ng pamilya sa pamayanan, ilagay ang mga basura sa tamang lalagyan gaano man ito kaliit. Basahin at unawain ang mga karatula o pangalan ng basurahan kung saan dapat ilagay ang mga basura. Paghiwa-hiwalayin ang mga basurang nabubulok at di nabubulok, panatilihin na may takip ang mga basurahan. Ikatlo, isagawa ang 5 R's, Respect, Responsibility, Recycle, Reuse, and Reduce, ukol sa wastong pagtatapon ng basura. Respect o paggalang sa kapaligiran at sa kalikasan ay pagmamahal sa bayan at sa Diyos na lumikha ng lahat ng yaman sa mundo. Ang pagkakaroon ng responsibility o tungkulin na isaayos ang lahat ng gamit sa tamang lalagyan, paglilinis at pagtatapon ng basura sa tamang lalagyan. Recycle o pag-iresiklo ng mga nagamit o patapon ng bagay o ang paggamit muli ng mga papel, bubog, lata at plastic na bote ay ilan lamang sa mga bagay na maaaring iresiklo at gamitin muli. Maaaring ihiwalay ang mga ito sa ibang basura at dalhin sa junk shop o recycling center nang mabawasan ang mga kalat sa kapaligiran. Ika-apat, magtanim ng mga puno sa mga nakatiwangwang na lugar. Maaari rin na magtanim ng halaman sa mga paso o lata at tumulong sa mga plantito o plantita upang mapangalagaan ang mga halaman. Para sa unang gawain, kopyahin ang concept map. Isa-isahin ang mga pangailangan ng hayop, halaman at tao sa kanyang kapaligiran upang mabuhay. Sa ikalawang gawain, isulat ang salitang tama kung ang konsepto na may salungguhit ay wasto at mali kung hindi wasto. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang tatlo, suriin ang mga larawan at sagutin ng mga gabay na tanong. Para sa huling gawain, gumawa ng 5 pangungusap kung paano mo mapapanatili ang kalinisan at kaayusan sa loob ng inyong tahanan. Isang quarter na naman ang ating natapos. Hanggang sa muli mga bata!